Hi everyone! Again, this is Miss Yana and welcome back to my YouTube channel. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko, sa mga laging updated, sa mga bagong upload ko. Maraming salamat at kung bago ka sa YouTube channel na ito, sana mag-subscribe po kayo. Sana i-like niyo na rin yung video na ito. So, by the way, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-file ng complaint sa Securities and Exchange Commission. At kung sa tingin mo isa ka sa mga naharas ng mga iba't ibang online loan app, pwede ho kayong dumulog sa Securities and Exchange Commission, sa National Privacy Commission, or sa NBI Anti-Cybercrime Unit. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung paano ba mag-file ng complaint sa Securities and Exchange Commission. At sa susunod siguro ng mga video natin ay pag-usapan din natin kung paano yung steps ng pag-file ng complaint sa National Privacy Commission at sa NBI Cybercrime Unit. Meron akong nakita sa website nitong si Securities and Exchange Commission at meron silang ginawang video na I think makakatulong sa atin para mas lalo nating maintindihan kung paano nga ba mag-file, ano yung mga kailangan nating isaalang-alang. Sabay-sabay nating panoorin itong video na ito at sana pagkatapos niyong mapanood yung video na ito, medyo naliwanagan na tayo. At ang mga lending at financing companies ay mga registered corporations at lisensyado ng Securities and Exchange Commission. Ito ay required sa batas. Narito ang mga kailangan malaman tungkol sa mga lending at financing companies. Pinahihiram nila ng pera ang mga tinatawag na borrowers sa pamamagitan ng loan. Ang borrower ay binabayaran ang hiniram o inutang na pera na may kasamang interest. Ang mga borrowers ay inireklamo ang mga lending or financing companies dahil sa iba't ibang dahilan. Maaring lumabag ito sa Republic Act No. 9474 o ang Lending Company Regulation Act at sa implementing rules and regulations nito. Lumabag sa Financing Company Act of 1998 at sa implementing rules and regulations nito. Lumabag sa Truth in Lending Act. Halimbawa nito ay ang sumusunod. Hindi pag-disclose ng lending o financing company ng true cost of credit, interest rates and fees o penalties nito sa mga borrowers. Hindi pagbibigay ng disclosure statement mula sa lending o financing company bago pumirma ang borrower sa kontrata ng pagpapautang. At lumabag sa SEC MC 18 sa paggamit ng harassment o blackmail sa pangongolekta ng utang. Kung ikaw ay borrower ng isang lending o financing company at sa tingin mo ay lumabag ang isang kumpanya sa mga nasabing batas at nais mong magreklamo, narito ang mga dapat mong gawin. Mag-reach out muna sa lending o financing company sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang hotline o via email. Siguraduhin banggitin ng malinaw at klaro ang iyong nais ireklamo sa kanila. Antayin ang kanilang tugon o ihahaing resolution sa iyong nire-reklamo. Sikaping i-resolve muna ang complaint sa kumpanya. Kung ang lending o financing company ay hindi nakapagbigay ng anumang sagot o resolution, maaari kang mag-file ng iyong reklamo sa Securities and Exchange Commission. Siguraduhin mayroong mga dokumento o pruweba na ikaw ay nag-reach out na sa kumpanya, ngunit hindi pa nito na-resolve ang iyong complaint. Narito ang mga reminder sa pagbasa ng complaint sa SEC. I-download ang complaint form na available sa SEC website. Siguraduhin mabasa muna ang mga reminders na nakasaad sa important section of the complaint form bago magsimula sa iyong ihaing reklamo para sa mas mabilis na proseso. I-fill out ang complaint form ng kompleto at tama. Isang kumpanya lang dapat sa bawat isang complaint form. Kung higit pa sa isa ang kumpanya na irereklamo, mag-fill out ng hiwalay na complaint form para sa bawat isang kumpanya. Mag-prepare ng valid government-issued ID. Isama ang mga ebidensya at dokumento na sumusuporta sa iyong complaint. Huwag kalimutang isama ang mga katibayan na kayo ay nakipag-ugnayan muna sa kumpanya at sinubukang i-resolve ang problema bago mag-file ng reklamo sa SEC. Narito ang mga kadalasang halimbawa ng ebidensya. Para makumpleto ang proseso ng iyong pag-file, mamili kung paano ito ipapasa. Thank you.
Para sa next steps, matapos maipasa ang complaint, ang SEC ay i-evaluate ang complaint form kasama ng attached supporting evidence at documents. Ang kopya ng complaint ay ipapadala sa lending o financing company. Bibigyan sila ng 10 araw mula sa pag-receive para magbigay ng explanation. Ang SEC ay i-evaluate ang sagot mula sa lending o financing company at gagawin ang alinman sa mga sumusunod. Maaring humingi ng response mula sa complainant upang ninawin ang kaso. Maaari ring patawan ng penalty ang lending o financing company kung makita ng SEC na may paglabag na ginawa ang nasabing kumpanya. Tandaan na walang kakayahan ang SEC na pawalang visa ang kontrata nyo. Maaari lamang suspendihin o ikansila ang lisensya ng kumpanya o patawan ito ng penalty. Maaari ring i-archive ang complaint kung ang nagrereklamo ay hindi nakatugon sa sagot ng kumpanya o i-close at i-terminate kung ayon sa kanilang assessment ay na-resolve na. Know your rights. Know when to file a complaint. This public service is brought to you by SEC in partnership with PFA. So yun. So napanood na natin yung video at sana may natutunan kayo kasi I think naman yung video na yun or yung video na galing mismo sa Securities and Exchange Commission doon sa website nila ay maliwanag yung pagka-explain nila kasi step by step talaga yung ginawa nila. Ulitin lang natin, ano nga ba mag-file ng complaint? Sa website ni Securities and Exchange Commission, i-download nyo lang yung form doon. Ilalagay ko na lang din sa description below yung link para makuha nyo yung form. After na meron na kayong form, syempre kailangan always fill out the complaint form completely and accurately. Pangalawa, do not forget to attach all your evidence proof to support your complaint. Number 3, submit one complaint form per respondent company. Number 4, provide us with a valid government issued ID. After completing the complaint form with all the requirements, you may file your complaint through the following. Pwede tayong makapag-file kapag na-accomplish na natin or nakapag nakuha na natin yung form at na-fill upan na natin. May mga evidences na tayo at meron tayong isang valid government ID. Pwede na ko kayong mag-walk-in na pumunta mismo sa office ni Securities and Exchange Commission sa Ground Floor North Wing Hall, Secretariat Building, PICC Complex, Vicente Soto Street, 1307 Pasay City, Monday through Friday from 8 o'clock a.m. to 5 o'clock p.m. Kapag pumunta kayo doon, kailangan nyo syempre yung photocopy of your valid government issued ID and supporting evidence to documents such as the disclosure statement, amortization schedule, receipt, promissory notes, and other relevant documents in connection with your loan transaction that will help us evaluate your complaint. Pangalawa, pwede rin ko kayong mag-email. You may send an accomplished complaint form at cgfd_md@sec.gov.ph and attach a scanned copy of your valid government issued ID and supporting evidence documents such as disclosure statement, amortization schedule, promissory notes, and other relevant documents in connection with your loan transaction that will help us evaluate your complaint. Reminder, use the following format in subject head. Okay, so ilagay lang natin yung complete name, underscore respondent company, underscore subject of complaint. Ito yung example niya, i-check niya na lang para meron kayong format kung ano yung ilalagay niyo as subject kapag mag-email kayo sa email ad na ito sa Securities and Exchange Commission. Siguro merong nagtatanong sa inyo kung ano nga ba yung mangyari after mo na mag-file ng complaint sa Securities and Exchange Commission. Upon receipt of the accomplished complaint form, our department will evaluate it together with all the evidence, documents, and your attached to support it. So ito naman yung gagawin ni Securities and Exchange Commission. Kapag nasubmit nyo na yung complaint nyo, i-evaluate naman nila yung mga nasubmit nyo. A copy of your complaint will be sent to the financing company or lending company for its answer and comment. So they are given 10 days to give their answer or comments. Securities and Exchange Commission Department will evaluate the financing company, lending company answer, comment, and may do either the following: required to file your reply to the financing company, lending company answers, or comment. Close and terminate the complaint if their assessment the issue has been resolved. And lastly, if
the department finds sufficient ground that warrant the commencement of an administrative action against the financing company or lending company, they will issue a formal charge and proceed against the financing company, lending company in accordance with the 2016 rules of procedures of the Securities and Exchange Commission. Yun naman yung gagawin ni SEC kapag na-receive na nila yung complaint ni borrower or complaint ng isang borrower. Hindi lang naman sa kanila pwedeng mag-file ng complaint kagaya ng mga previous video na ginawa ko or yung mga sinabi ko sa mga previous video ko na din nga lumapit tayo sa NBI. Pwede rin kayong magtungo sa mga police station and itanong nyo sila kung saan yung anti-cybercrime unit nila. Pwede na kayong mag-file ng complaint doon. Aside from that, meron din tayong NPC or National Privacy Commission. I hope may natutunan na naman kayo sa video na ito. If may mga iba kayong videos na gustong itanong, may mga suggestion kayo na gusto nyong ipagawa ng reviews, like yung mga iba't ibang online lending app. Kasi yung mga previous video ko, marami tayong na-discuss yung mga honest review natin sa iba't ibang mga online lending app. At kung may mga lending app pa, hindi ko nagawa ng reviews, na gusto nyong malaman kung ano ba yung meron sa lending app na ito, comments nyo lang yan at titignan ko kung pwede nating magawa ng honest review natin. Kung naghahanap naman kayo ng legit na lending companies na pwede nyo mautangan, pwede nyo rin i-check yung mga previous video natin. At syempre, yung mga unang topic natin na patungkol sa mga personal loans, salary loan, o FW loans sa mga bangko, meron din tayo niyan. Thank you for watching at sana mag-subscribe kayo sa channel na ito and please don't forget to like this video. I-share niyo na rin sa mga kakilala niyo. Thank you and God bless.